Hi, good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy at yung aking sariling research base sa science. Well, pag sinabi ko research, yung mga pakikinig ko sa mga neuroscientists, mga psychiatrists, psychologists, ganun. Okay? So, doon ang gagaling yung mga sinishare ko sa inyo. Hindi sa mga opinion. Pwedeng may kasamang opinion ko, pero base na nga doon sa, syempre pipiliin ko doon na, oh, ito maganda to. Sabi nung ganitong doktor, ganyan. Yung mga sinishare ko sa inyo. Okay? Anyways, ganito. Excited ako today kasi recently, may isang psychiatrist, no, doktor. Actually, hindi lang siya. Meron pang isa na pumasok sa utak ko. Malamang narinig ko na yun. Pero doon ko lang nagkaroon ako ng aha moment. Okay. Ipapaliwanag ko sa inyo today yung saan ang gagaling yung fear, no, yung takot natin. Ngayon, pag alam na natin kung saan ang gagaling yung fear, may solusyon. May solusyon, okay? Pero yung solusyon, hindi porket narinig nyo ngayon, eh okay na kayo. Pero kahit papano, may himasmasang ka sa takot mo. Yun yung kagandahan doon, okay? And very excited ako kasi, yun nga, sabi ko gusto ko i-share sa lahat ito, no? Yun, okay? Una, meron tayong frontal cortex na tinatawag. Yan yung parte ng brain dito sa dito banda. O yan, dito. Kasi ang hirap ipaliwanag, no? Para ng padalian, dito banda. Tapos, dun sa gitna, merong amygdala na tinatawag, no? Frontal cortex, amygdala. Okay. Ano yung silbi nila? Okay. Yung frontal cortex na yan, itong ang kagandahan yan. Yan yung cognitive. Yan yung pag-iisip mo. Halimbawa, meron akong exam. Ay, baka bumagsak ako, baka ganito. So, doon siya lumalabas. O kaya, yung mga maling paniniwala mo. Halimbawa, pag tumaas yung blood pressure mo, takot na takot ka na kasi yun yung paniniwala mo. So doon ang gagaling yun sa frontal cortex. Yung amygdala naman, ito yung parang mga instinct ninyo, yung tipong halimbawa mainit, tatanggalin mo na kagad yung kamay mo kasi mainit eh. Okay, so yun, para yun yung ano mo, teka lang, tama ba yung mainit instinct? Parang ganon, no? Parang mapupunta ka sa ganon. Hindi, harap ako ng isa pang sample sa amygdala. Yung amygdala, kunyari may hold up. Ah, yun. Alam ko na. Kunyari, hold, oh, kunyari may biglang naglabas ng patalim. Sasaksakin ka. O, yun. Ganon na lang. Biglang may lalabas ng patalim. I-activate niya yung fear response mo para iligtas ka sa danger. It's either bigla ka niyang paninervyosin. Kasi syempre, dapat makaiwas ka, tumakbo ka. Yung nervyos na yun, may silbi yun. It's either tumakbo ka, lumaban ka, or sana hindi ka makita. Kung, well, kasi yung sample ko, saksak eh, no? Pero in reality, kung sa panahon dati, kung may malaking leon, ganun yun. It's either lalaban ka, o leon na lang, leon. Kasi mahirap, parang pagsaksak, parang alam naman hindi ka makita eh. Ikaw na nga yung sasaksakin. Sige, yung leon na lang, sample. Kunwari ganun, okay? Or maaaring may iba pang bagay na, o kunwari hold up, o hold up sa bus, o yun na lang, o sige, hold up sa bus. It's either huwag kang gumalaw, huwag kang kumilos para hindi ka masyado mapansin ng hold-upper sa bus, or it's either lumaban ka or tumakbo ka o tumalun ka sa bus, or I don't know. So ganun yung response na pag nangyari yon, yung katawan mo biglang magpapabilisin yung tibok ng puso, pabibilisin yung takbo ng utak, hyperventilation kasi kailangan mo ng oxygen sa katawan mo para maggamit yung katawan, no? So, yun, kaya lumalabas yung mga sintomas na yun. Ngayon, yun yung amygdala. Okay, yun yung ginagawa ng amygdala. Kumbaga, meron siyang memory niya na para i-save ka automatic. So, ganun kaganda yung katawan natin. Okay? Kahit walang, ang taong walang disorder, may ganun din. Okay? Lahat tayo may ganun. Yan. O, tandaan nyo ha. Yung frontal cortex, yan yung, yun, yung mag-iisip ka pa, yun yung mag-aalala ka. So, dalawa yung pinanggagalingan ng fear. Yung cognitive behavior therapy, mag-work siya doon sa frontal cortex. Kasi ipapaliwanag sa'yo, hindi ganun, mali yung paliwanag mo. So, ikaw, ah, ganun ba? So, nare-record yun sa frontal cortex mo para hindi ka mag-respond nang nasa delikado ka. Gets nyo?
So kapag kaya kasi sinasabi ko, ang maalam na tao, mas less yung fear. Kasi wala yung maling paniniwala. Halimbawa, meron akong follower na ilang buwan na siyang walang tulog. Hanggang ngayon, buhay pa naman siya, pero hanggang ngayon, takot pa rin siya doon. Alam mo yan? Kasi yung fear niya na baka ano, ganyan, ganyan, ganyan. So, yun, aayusin yun with cognitive behavior. Yung mga behavioral therapy. Kasi kailangan mawala yung association niya dun sa knowledge na yon, yung maling knowledge na yon, at yung fear response. Kailangan mawala. So, pag inayos yung knowledge, hindi ka na magkakaroon ng fear response kasi alam mo na yung tama eh. So, yun yung silbi, yun yung solusyon dun sa frontal cortex. Ngayon, pero pag amigdala na, kailangan ang solusyon doon is papakalmahin mo yung sarili mo gamit yung katawan mo rin. Halimbawa, yung mga deep breathing exercise, yung deep dive reflex, yung para ma-relax ka. Yun, marami pang bagay, no? May tapping, may mga... Basta galing lahat sa physical. So, kung frontal cortex, yung pinanggagalingan ng takot, ang solusyon doon, top down. Ibig sabihin, top down, utak, susunod yung katawan. Kapag nag-isip ka ng masaya, yung katawan mo, okay din. Pero kung nag-isip ka na nakatakot, yung katawan mo, lalabas yung nervyos. Gets nyo? So, ayos top-down approach yon. Ibig sabihin, ayusin yung pag-iisip. Lalo na yung mga maling pag-iisip. Mali ang iniisip mo eh. So, pag gaya nyan, sample lang ko kayo. Ako, halimbawa, ito lang, actually kahapon, masakit yung cervical spines ko. Yung leg, likod, masakit. Sakit yan. Okay. Meron talaga akong spondylosis. Spondylosis, degenerative siya. Yung bang habang tumatanda ka, parang wear and tear siya eh. Yung katawan mo habang ginagamit mo, syempre, tumatanda ka, medyo humihina na siya. So, may mga nagkikiskisa na nabuto doon. Ganun. So, masakit yan. So, ngayon, natakot ako na, ala, baka ano to? So, ang gumagana doon yung frontal cortex ko. Ala, paano na to? Ganyan-ganyan. Bata pa ako, tapos may ganito na ako. May ganun eh. Okay? Ganyan-ganyan-ganyan. So, may takot na ako. So, wala, paano to? Laging masakit. Ganyan, ganyan, ganyan. So, tingin ako sa doktor. Tinignan yung x-ray nung neck ko, etc. Tinignan niya yung film. Sabi niya, wala akong nakikita ang problema. Yung sumasakit sa leeg mo, muscle lang. Yung mga muscle, mali siguro higa mo, yung galaw mo, binibigla mo. Mali yun eh. Kasi minsan, ang ginagawa ko, ganyan-ganyan ako para ma-relieve yung pain. Eh, sa kakagawa ko nun, lumalala pa yung sakit pala. So, hindi ganun. So, kailangan dahan-dahan. So, sabi ko, doon, anong gagawin? So, dahil sa sinabi niyang yun, nawala yun na yung takot ko. So, ang tinira doon yung frontal cortex. Gets nyo? Kasi maling mga pag-iisip ko, yung mga katakot ko. Pero nung tinama niya na, nawala na yung takot ko. O, nandyan yung sakit, pero hindi ako miserable. Ayusin ko na lang. Okay? Yun ang frontal cortex. Pero, kunyari, amigdala na, sa taong may anxiety disorder, lahat ng bagay, sensitive na siya kasi ginalingan niya ng matakot kasi araw-araw siyang nininervyos eh. So, ginalingan niya na. So, nagiging automatic na yon. So, ang kailangan mong gawin doon is katawan mo ang ano mo, yung gagamitin mo para kumalma ka. Paghinga, science yun eh, paghinga. So, hanapin niyo yung tamang breathing exercise. Marami naman sa YouTube niyan. Naturo ko na rin yung iba dyan. Okay? Lalo na pag nandung ka na sa attack at yung hindi pa. Okay, yun. Ngayon, ito pang isang idea. Napakaganda, tuwan-tuwa ako. Actually, sinare ko ito sa isang psychologist na kaibigan ko. Sabi ko, mukhang tama itong psychiatrist na to. Kasi alam ninyo, habang tumatagal, andami pa nadidiscovery. No? Kaya ang ganda ng science, andami pa nadidiscovery. Ito yung sabi ng doktor na yun. Sayang, hindi ko na ko yung pangalan. Pero anyways, sabi nung doktor, di ba lahat tayo merong emotions, no? Meron ka, may mga pakiramdam tayo. So, meron kang fear, takot, sadness, no? Anger, galit, ano pa ba, excited, ano pa man nararamdaman natin. Happy, yun, happy, sad, excited, anger, upset, yun, iba't ibang mga pakiramdam, yung mga feelings ng tao. Ito tanong, abnormal ba yon sa tao yung mga pakiramdam na yon? Yung takot, yung galit, yung saya, yung inis. Abnormal ba yon?
Hindi, di ba? So, pero tayo, may ang tao may anxiety disorder at depression, malungkot, takot, yun, takot, sama pala yung takot, no? Takot, lungkot, di ba? So, ngayon, kung papansinin ninyo, nagiging abnormal lang siya kasi parang constant siya. Samantalang dapat, iba-iba yung feeling natin. Pero ito, parang araw-araw na siya nangyayari. So, kung titingnan ninyo, hindi bago yung lungkot, hindi bago yung takot, hindi bago yung saya, hindi bago yung excitement, hindi bago yung inis, hindi bago yung galit na pakiramdam. Hindi siya bago. Nasa katawan natin siya. Nangyayari yun, depende sa environment, sa sitwasyon, kung may dapat ba tayo magalit, dapat ba tayo matakot. So, lumalabas siya. So, ibig sabihin, kasi sinasabi doon, sinasabi niya na parang ang anxiety daw at kahit depression, hindi daw siya sakit. Sinasabi niya, hindi siya sakit. Parang naniniwala ako kasi kung sakit siya, eh di lahat ng tao talaga may sakit kasi nararamdaman natin yung lungkot, yung saya, yung takot, galit. Diba? Eh di sana lahat tayo hindi normal. So, napansin niyo, ngayon, nagiging problema lang siya kasi na-stuck tayo doon na pwedeng matanggal yung pagkaka-stuck. Naintindihan ninyo? So, ano ba sample? Ganito, para siyang alarm, no? Kunyari, mag-alarm ka ng alas 6 ng umaga. Mag-alarm ka ng alas 6 ng umaga. Pag nag-alarm siya, tutulog siya, mag-alarm siya, di ba? Ngayon, ang problema dun sa alarm mo, na-stuck. Ayaw mamatay. Ayaw mamatay ng alarm. Ano ba ito? Ayaw mamatay ng alarm. So, kailangan ayusin yung alarm na yon. So, ibig sabihin, yung alarm na yon, halimbawa, nagalit ka, tapos na-stuck siya. So, nagagalit ka, nainis ka, or anxiety. So, na-stuck siya. So, kailangan ayusin yon para mawala yung, para tumigil yung alarm. So, actually, iba mga doctors now, they term it as an alarm. Hindi siya, paano ba? Hindi siya, hindi ko maisip ngayon, ano? Pero ang ganda ng term eh, kasi parang maling alarm lang sa katawan yung nangyayari. Na parang hindi siya talaga sakit, no? So yun, parang sabi ko, tama naman. Kasi kung sakit siya, pinagaling yung anxiety mo, ano ibig sabihin, mawawala sa katawan mo na yung nervyos? So ibig sabihin, pag tatawid ka ng kalsada, wala ka ng nervyos. Ibig sabihin, kunyari, magpa-perform ka, hindi ka naninervyos. Kunyari, may exam, hindi ka naninervyos yan. Tama ba yun? Eh mali yun kasi ang nervyos mo, yan ang magpapaisip sa'yo sa exam. Yan yung, ang nervyos mo, yan yung magpapaganda ng performance mo kung sasayaw o kakanta ka. Kasi kumikilos lahat ng brain mo para maalala mo lahat ng steps. Yun ang epekto, yun yung kagandahan ng nervousness na yun. No? Ang problema lang, pag extreme, eh yun, ang nasa isip mo, gagawa ka ng maling pag-iisip mo na pag umalaw ako, pag nag-exercise ako, titibok yung puso ko, baka ma-heart attack ako. So, ikaw yung gumagawa ng maling mga pag-iisip. Nandun yun, nadidevelop ngayon yun sa frontal cortex mo. Okay? Ang ganda nung itong video na to, ah. Okay? So, tanda, at pwede nyo rin i-search yun. Frontal cortex, yung frontal lobe, frontal cortex, tsaka amygdala. Ayan. Ano ba yung function yan? No? Para matuto kayo. Okay? Ang ganda, no? Ayan. Okay? So, I think yun na muna for now. Very short video lang. And I hope matutunan kayo, matutunan nyo. Ngayon, kung gusto nyo makipag-usap sa akin, pwede ko kayong i-coach. Hindi ako mag-therapy. Ayokong gamitin yung therapy na word kasi hindi po ako practicing psychologist. Ako ay graduate lang ng psychology at actually may certificate nga ako ng cognitive behavior therapy. Kaso, hindi ako licensed. Hindi kasi ako nagpa-practice niyan. Wala akong board. Hindi yun ang trabaho ko eh. Iba trabaho ko eh. Kumbaga, on the side ko lang to. Giving back to the community. That's why I'm doing this. At kasi syempre, di ba, na-experience ko nga siya. At gusto ko sa inyo i-share na pwedeng mabuhay ng normal kahit meron kang ganyan. Okay? Pwede kang mabuhay ng fulfilling at masaya. Okay? Diba ako, panaybiyahe ko ngayon. Pagod nga ako. Kaya medyo natagal na ako sa paggawa ng video. Kagagaling ko lang sa nitong week sa Mindanao, last week sa Tacloban, galing Bacolod. O yun nga, ito ka Cebu. Katuwan. Ito pala, natatawa ko sa Cebu. Papunta akong Surigao noon, Cebu to Surigao. Biglang sabi nung, dahil nga doon sa bagyo, ni Amwar ba yun? Sabi, ano daw, canceled. Nasa loob na ako ng aeroplano. So, nasa aeroplano, baba kami, sakay kami ng bus, papunta ulit doon sa terminal. Doon sa departure area. Okay?
sa arrival area para ayusin na canceled na nga. Tapos sabi ko dun sa isang mama, yung nag-assist dun sa bus, sabi ko, kuya, saan to babalik, sa arrival ba o departure? Eh, hindi kasi umalis eh, so hindi ko alam kung saan pupunta yung bus. Sabi niya, Sir Jeremy. sabi ko, di na sa isip ko, bakit niya lang pangalan ko? Dahil ba dun sa seat number ko sa aeroplano? Pero paano niya matanda? Daming tao, nandito na kami sa bus ngayon, nakatayo lang ako. Sabi ko, ba't mo alam pangalan ko? Sir, follower mo ko. Ha? Ba't mo ko nakilala? Eh, nakamask ako. Sabi niya, sa boses mo. Sabi ko, sir, pa-picture. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ako rin, pa-picture ako. Kaya pinost ko yun. Paalam ako sa akin. Sabi ko, pa-post ko to. Nakakatawa tong kwentong to. So yun, nakakatuwa lang. Nagkakakilanlan na sa kalsada. Nagkakasalubong. Nakakatuwa. So yun. So guys, maraming salamat. Again, kailangan diagnose kayo ng doktor, pa-check up kayo. Yung mga physical na sakit niyo, kailangan po doktor ang magda-diagnose sa inyo. Hindi dahil sa napanood niyo lang yung video. Okay? Mag-iingat din kayo sa mga videos na pinapanood ninyo kasi hindi lahat tama, no? Nakakatakot yung ibang narinig ko, okay? So, mali yung ibang ganon. Pwede nyong pakinggan kung doktor sila, psychiatrist sila, psychologist sila, yon. Pero kunyari, mga ano, scary. Ingat kayo doon, ha? May mga narinig akong maling information. Scary yon, okay? So, bye-bye. Thank you.